Patuloy na hinaharap ang dalawa pang overseas workers na posibleng kasama sa mga binihag ng grupong Hamas. Nagbanta naman ang Israel ng mas matindi pang pag-atake. Nasa frontline balitang iyan si Elaine Pulhensio. Paghuhukay ng mga residenteng natabunan ng guho at pagsusugod sa ospital ng mga sugatan. Halos ganito lagi ngayon ang mga tagpo sa Gaza City dahil sa walang patid na airstrike ng Israel. Hindi nila tinitigilan ang lugar para mapulbos ang grupong Hamas. Pagmamalaki pa ng Israel Defense Forces, dose-dose ng Hamas hideout na napasabog nila. Patikim pa lang daw yan ang mas matinding pag-atake ng kanilang puwersa. Sa kabila ng pagiging mas agresibo ng Israel, hindi pa rin natitinag ang Hamas. Sa video ngang ito, kita ang sunod-sunod na pagpapakawala ng rocket ng grupo mula sa masukal na gubat na ito. Napuruhan din daw ng Hamas ang mga base militar ng Israel. Sa mahigit 3 linggo ng digmaan, umakyat na sa higit 5,000 ang patay sa loob pa lang ng Gaza Strip. Mahigit 15,000 naman ang sugatan. Inalala ng mga taga Tel Aviv ang mga nasawi sa pangmamassacre ng Hamas sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang larawan sa mga silya ng isang sinihan. Libo-libo pa rin ang nawawala. Katunayan, 2 Pinoy ang pinaghahanap sa Israel ayon sa ating Department of Foreign Affairs. Posibleng bihag din sila ng Hamas. Hindi natin alam talaga kung nasan sila, pero we can consider na maaaring kasama sila sa mga bihag ngayon. Kaya itong pagpapakawala ng mga bihag, 4 na yung hostages na pinakawala na gives us hope, no? Na kung kasama man yung ating 2 kababayan, ay buhay pa sila. Kasama rin ng libo-libong stranded sa Gaza ang halos 140 Pinoy. Karamihan sa kanila may mga asawang Palestino. Puspusan na rin ang panawagan ng Israel sa mga nasa Gaza na lumikas na. Pero ang ilan, nagmamatigas pa rin. Nakapasok na sa Gaza ang 3rd bugso ng ayuda para sa mga stranded sa gera. Pero nangangamba pa rin ang ilang residente at mga ospital dahil sa nauubos ng petrolyo. Nakadepende na lang sila rito dahil sa kawalan ng kuryente. Natatakot na rin ang mga residente sa pagkalat ng nakakahawang sakit, lalo't ubos na rin ang supply ng gamot. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.